katapatan, kagitingan, at katapangan. Yan ang ilan sa mga katangian ng ating mga bayaning nagbuwis ng buhay upang ang ating bansang Pilipinas ay magkaroon ng kalayaan. Magandang umaga mga kamarino at magandang umaga din sa iyo, partner. Magandang umaga sa iyo, partner, na talaga naman pag sinabi mong katapangan. Ano pa yung sinabi mo kanina? Katapatan. Yan si Admiral Santos. Dahil naging military si Admiral from what year to what year nga, Admiral? 1966 to 1999. O, tingnan mo, batang-bata. Anyway, mga kamarino, aba, sabi nga natin, kung ika'y tapat, magiting, at may angking katapangan, ha, malalampasan mo ang mga pagsubok na bumubuhos sa iyong buhay. Tama, correct. Katulad yan ng ating mga marinong bayani. Oo, totoo yan. Diba? Totoo yan. Bayani sila talaga. Tinatawag na bagong bayani. Kaya naman, kumusta mga kamarinong bayani? Alam kong kayo excited na naman sa panibagong episode na magbibigay impormasyon, inspirasyon at life lesson. Sagot namin ni partner ang inyong Sabado morning, pupunuin namin yan araw-araw ng mga impormasyon, ha? Lahat ng mga kaganapan sa maritime industry. Aba, isisiksik namin, susubukan namin. Kung hindi, marami pa naman pagkakataon. Diba, Admiral? Tama. Kaya huwag na kayong maglipat, mga kamarino. All aboard dito sa Yan ang Marino! Minsan, sa sobrang lakas ng agos ay maaari kang matangay nito. Pero kahit gaano man ito kalakas, kung matatag ang iyong kapit ay hindi ka kayang patumbahin nito. Tulad na lamang ng kwento ni Chief Engineer Wendelin Caneo na maraming mga malalaking alon ang nagdaan sa kanyang buhay, ngunit nananatili pa rin siyang nakatayo. Dalawa lang silang magkapatid at siya ang panganay. Mula pagkabata ay hindi niya nakagisnan ang kanyang ama at ang kanyang ina lamang ang tanging nagtaguyod sa kanilang pangangailangan sa araw-araw. Kaya naman noong nabigyan siya ng pagkakataon na makapasok sa Maritime Academy of Asia and the Pacific, hindi niya iyon pinalagpas at pinagbuti niya ang kanyang pag-aaral hanggang sa siya ay makapagtapos. Marami din siyang napagdaanan noong siya'y nagsisimula pa lamang sa pagbabarko. Nung nag-i-start pa lang ako, mahirap talaga because I didn't know how to handle myself, kung paano ko makikisama sa kanila. So, nung nag-i-start pa lang ako, there were like harassments ako na experience. The worst was like wala akong na-feel na support from office. So, may victim blaming. But then, yun, natuto naman ako after ilang years sa pagbabarko, masasabi ko na I can handle na kahit na anong group ako makasama, kahit na anong team yung mapuntahan ko. Gaano nga ba kahirap ang trabaho ng isang marine engineer? Sa engine room kasi more on, yes, maintenance and preventive and curative maintenance, no? So, ang mga hawak namin is, ayun nga, the work is physically challenging, can be physically challenging bukod sa you have to know how to troubleshoot and fix things. But sa pagbubuhat, hindi mo naman pwedeng ipilit, kahit naman siguro sa lalaki, hindi mo naman pwedeng ipilit na buhatin yung mabigat. You have to work safely nga eh. So marami namang tools to, you know, lessen the pagiging heavy nung trabaho. Ikinwento niya din kung ano ang kanyang role and responsibilities as third engineer on board. As a third engineer, I have to take care of boilers, generators, and since recently we don't have fourth engineer, I have to take care also of purifiers, sewage treatment plants, freshwater generator, and so on. Ibinahagi niya kung ano ang epekto ng mga aberya na nararanasan nila sa barko. Ang pinaka mabigat is
nagiging mabigat siya pagka mabigat yung hindi maayos yung teamwork eh. And as far as I can remember, ang pinakamabigat is yung time na sunod-sunod yung troubles. Tapos, hindi ko na matandaan when was the last time I slept well. Oo, kasi hindi mo alam, mapasok ka sa trabaho, hindi mo alam kung kailan ka magpapahinga. Kasi nga, kailangan mong tapusin yung trabaho. And then, hindi mo rin alam kung kailan ka tatawagan because another trouble came. Ganun. So, ayun, na-survive naman. Nakitaan din siya ng kagalingan ng kanyang mga kasamahan sa barko at ito ang kanyang naging motibasyon. When I was a motorman, I asked my second engineer kasi silent lang siya, so I didn't know what he thought about me. So tinanong ko siya, "Sec, do you think I can be an engineer?" Sabi niya, "Of course, I think you are reliable, so of course you can be an engineer." So from then on, I looked at reliability differently, the value of reliability. So, iyon, it has been my guide in my everyday life on board. I always tell myself, I have to be reliable. And to be reliable, you have to, summation na yan ng maraming values eh. You have to be dependable, you have to be on time, you have to do what you have to do. And for that, you have to be competent, knowledgeable, and skilled. You have to have the initiative. Marami. Nagbigay din siya ng tips kung paano puprotektahan ng ating mga kababaihan ang kanilang sarili sa barko. But for us, for women, we just have to be more careful. Siyempre, kung ang purpose mo sa pananamit is to seduce, hindi mo talaga maiiwasan yung mga lalaki na mag-isip ng ganyan. And sa ngayon, mas, mas sanay na yung mga seafarers na may babae sa barko. Hindi lahat, pero mas marami na sa kanila yung sanay na may female seafarers sa barko. So, mas magaan na para sa amin yung makisama sa kanila. Hindi na kami nakakaranas ng, so far sa akin na, hindi na ako nakakaranas ng mga attacks na katulad ng mga naranasan ko before. Ini-encourage niya rin ang iba pang mga kababaihan sa industriya ng maritima na suportahan ang iba pang katulad nila na nagnanais din na maging isang magdaragat. And gusto ko rin i-share sa mga active female seafarers, mag-ampon tayo ng mga aspiring na babaeng gustong magbarko. Katulad ng, for example, you know somebody na gustong maging sea woman, you talk to her from time to time, kumustahin nyo how she's doing sa studies niya, how she's doing sa pag-a-apply niya. So, ayun, kasi mahalaga na ma-feel nila na meron silang support system. Kasi ang liit, until now, ang liit pa rin ng population ng mga babae kumpara sa mga lalaking seafarer. So they have to feel na, we have a support system, hindi ako madi-discourage. So yun ang advice ko sa mga active female seafarers na mag-ampon tayo ng mga aspiring seafarers and be their friend, be their buddy, be their support system. Ano nga ba ang isang salita na maaaring maglarawan kay Chief Engineer Wendelin Caneo? As a survivor ako kasi nga sa dami ng naranasan ko from childhood hanggang sa makapag-college ako. Pag-start pa lang ng college, medyo nahihirapan na ako. But I was able to go through that. And then sa pagbabarko din, it was not that easy. And ayun, andito ako ngayon, surviving still. Beau Taplin once said, "She was unstoppable. Not because she did not have failure or doubts, but because she continued on despite of them. You can do it. You can reach the top of your dreams, but believe in yourself, mga kamarino." Abangan ninyo si Nellyvette Claire de la Cruz, isang deck cadet. Dito yan sa Yan Ang Marino. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaraga, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalika. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit. Dahil, Amusup Cares.
the Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings, and as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Simula ay isang pinakamabigat na hamon sapagkat hindi mo alam kung saan ka tutungo. Halos lahat ng mga matatagumpay na magdaragat sa panahon ngayon ay nagsimula sa pagiging kadete. Ang pagiging kadete ay ang pinakamababang posisyon sa barko at isa din ito sa pinakamahirap sapagkat dito mo masusubukan ang iyong kakayahan, kung kakayanin mo ba ang mabibigat na hamon sa barko at kung magpapatuloy ka pa. Ngayong araw ay makakasama natin si Nellyvette Claire de la Cruz na kasalukuyang pinapatunayan ang kanyang sarili sa mundo ng maritima. Lumaki siya sa Bacolod kasama ang kanyang pamilya, pangalawa sa tatlong magkakapatid at siya ay nag-iisang babae. Lumaki po kasi akong may older brother, tas 3 years lang po yung agwat namin and isa lang po yung TV namin sa bahay. So, syempre, older brother siya. Siya yung always masusunod. So, lumaki akong medyo pang boy yung napapanood ko. Pero ngayon, I have 2 brothers na. And yung isang brother ko, maliit pa talaga siya. Like, 12 years yung gap namin. Ibinahagi niya rin kung bakit niya naisipang kumuha ng kursong pagmamaritima. Kasi nung high school ako yung student na focus sa academics, sa curricular, ganun. Tapos parang naisip ko, nakakapagod naman na yung routine ko, school, bahay. Tapos nakita ko yung advertisement ng Maritime Academy of Asia and the Pacific. Tapos yun, parang uy gusto ko to ah. Kamakailan lang ay sumabak siya sa kanyang onboard training sa barko. So as a deck cadet, kami yung tina-train as a future competent officer. Pero as you start from the bottom, syempre ikaw yung uutusan. Dapat minimum requirements na alam mo yung rules of the road, collision regulations. As time goes by, kung nakikita na ng senior officer mo na kaya mo na yung basic knowledge, slowly, they are giving you the task of officer na. Tulad nung sa akin, nung 4th month ko siguro, binigay na sa akin yung mga documents for 3rd officer. Tapos, nung last 2 months ko sa barko, pinag-stations na ako ng forward and aft. Pero, with the guidance of an officer. Pero ako na yung nagko-control ng mooring stations. Ibinahagi niya rin ang isa sa mga hindi niya malilimutang storya noong siya ay nasa barko. Yung chief mate ko, pinag-day work niya ako buong month siguro. Tapos one time, nagbuhat kami ng mga twist lock, like thousands of twist lock, base locks. Pinipilit nung isa kong AB na ihagis sa akin. Eh, ayoko ngang ihagis sa akin kasi may tendency na hindi ko masalo. Sa akin, babagsak. Kinabukasan nun, sobrang sakit tong katawan ko. Pero yung physical pain na yun, wala lang yun sa more on emotional pain siguro. Yun yung mas masakit na yung kalaban mo, yung sarili mo. Kahit mahirap sa barko ay nananatiling positibo ang kanyang tingin sa buhay. Masarap yung pagkain sa barko. Kung sinasabi nila yung Nutella, yung Nutella sa Pilipinas, kapag maglalagay ka ng Nutella sa bread, konti lang. Pag sa barko, sobrang dami. Nakita ko yun sa Facebook. Nung nag-barko ako, napatunayan ko yun. Tapos, yun nga, madami talagang mapupuntahang lugar. Kasi yung biyahe ko pa, Europe, Asia. Nagbahagi rin siya ng tips para sa mga sasabak sa pagmamarino. Sa mga aspiring female seafarers, bago kayo sumabak sa field na to, sana you're sure in yourself na gusto mo talaga to,
na once nasa field ka na, sana no turning back na. Because kapag nasa field ka na to, you will find your family na with us. Meron tayong mga organizations and groups na will support the female seafarers. Madaming ng mga seniors na ina-idolize, na handa namang tumulong para sa ating mga starters pa lang. Gustuhin mo lang sa sarili mo na maging seafarer, and you have the will to help your family kung ano man ang pinaghuhugutan mo, kung ano mang pangangailangan ang nasa isip mo, yun yung panghawakan mo na huwag tumigil sa paghihirap, kung ano man ang paghihirap na nararamdaman mo. Sa ngayon ay naghahanda na siya sa pagbalik niya sa barko. Naghahangad din siya na masundan ang yapak ng mga kababaihan sa larangan ng maritima tulad ni Captain Maria Cristina Javeliana at iba pang mga babae na nakalikha ng pangalan sa industriyang ito. Mga kamarino, natapos na naman tayo sa isang kwento. Ito naway nagbigay sa inyo ng aral at inspirasyon. Sigurado akong mga kamarino natin ay nakapulot, na-absorb nila yan, naisa puso nila yan, di ba? At nagkaroon ng mga realizations sa buhay. Hindi lamang kasi puro impormasyon eh. Kailangan natin makita, maisagawa natin, maitama ang mali. Correct. Ayun, nang mas maaga pa, di ba? Hindi lang entertainment, health, at syempre napakarami pang iba. Ika nga, jack of all trades talaga ang yan ng marino. Kahit saan po sumusuot kami para sa inyo. And we believe that that is what you deserve. You deserve to know more and everything about the maritime industry. That is right, partner. We serve you not one, not two, but a variety of topics every Saturday na sigurado may kabuluhan at kahalagan sa buhay nating lahat. At para naman sa ating mga kamarino na nakasakay sa barko, huwag ho kayong malulungkot ha, kasi mapapanood nyo pa rin po ang yan ng marino natin. Dahil ang bawat episode natin ay nasa www.ptv.ph. Ito po ang libreng live streaming ng PTV4. Or mga kamarino natin, aba, pwedeng-pwede kayong makakuha ng ating libreng... DVD. Oo, dito lang yan sa Amazon. Dito sa Amazon po. Yes, at di lamang yan sa ating website, www.mariao.com. Libre rin na makikita nyo ang buong episodes ng Yan Ang Marino. Yan. Okay, so mga kamarino. So, paano? Keep calm, stay anchored mga kamarino. See you next week. But for now, anchors away. Bye everyone! Bye.